Ahoy! Kamusta mga Repa Pips? Magandang yaman sa inyong lahat. At sa video na to ay mag-discuss tayo everything about Philippine stock market. So bago tayo magsimula sa pakanto na ito, ay isipin muna natin ano ba ang nilalamang stock ng Philippine stock market. May tatlong kategori ang stock sa Philippine stock market. Una, blue chips. Pangalawa, chip stocks. Pangatlo, penny stocks. Paliwanag natin yung tatlong kategori. Yung blue chips, ito yung mga malalaking kumpanya. May matindihang reputation and integrity. Ito naman mga chip stocks. Tutusin, malaki din silang kumpanya pero hindi ganun katindi katulad ng blue chips. Okay? Ngayon, ito naman penny stock na to. Isang bagay lang iisipin mo. Penny stock, basurang stocks. Huwag na huwag kang titira dyan, lalo na day trading scalping. Mas prone na maipit. Ha? Maipit all the way na masusunog ka dyan kung di mo alam yung ginagawa mo. Kasi, hindi naman ganun kalaki yung reputation and integrity niyan versus sa chip stocks, lalo na sa blue chips. Sa madaling salita, sa tatlong kategori sa Philippine stock market, iisa lang dapat ang dapat na itinitibok ng puso mo. Blue chips. Ngayon, kung titignan nyo yung mga past record ko day trading sa Philippine stock market, kagaya ng paulit-ulit ako nag-day trade sa ECP, sa Now Corporation, at kung ano-ano pa, na keso tinagtad ko ng mura yung COL Financial doon. Nananalo ako na tangina, ikot-ikot lang yung ano, yung browser. Niwala ako nakikitang chart, niwala ako nakikitang gumagalaw na presyo. Pero kung paloloro yung mga live trading scalp ko, pinakikita ko mismo doon paano ako nananalo at natatalo. Pero kapag sinamap natin yung the whole shit na pinapakita ko, dinedemonstrate ko, in the end, panalo ko. Yun nga lang, nanalo ako ng malaki kasi malaki yung kapital na ginagamit natin doon. Kung gusto mo kumita ng malaki, katulad ng hundreds of thousands, eh dapat hundreds of thousands din ang puhunan mo. Kung gusto mo kumita ng million, eh dapat nasa around million din ang kapital mo. Pero puta, kung magte-trade and scalp ka sa Philippine stock market, puhunan mo 100,000, sa loob ng isang araw, duguan na kumita ng 5% yan. Iiyak ka ng dugo by bloke pa. Versus kung magpo-forex and crypto ka, more than 100% ang iyong pagkakakitaan. O, hindi imposible ang more than 100%. Gano ka hindi imposible? Eh, tignan mo, yung lahat ng live and trading scalp ko sa forex and crypto na ang kapital ko, palagong pepot lang. Pang mahirap na kapital. Gano kahirap? $500? No! $100 pababa lang. Kumikita ng more than 100% sa isang araw versus ang 100K mo sa Philippine stock market, you can even barely make it 5% na gain. Manalo ka man ng 5% na gain sa loob ng isang araw, duguan, iiyak ka ng dugo. Bakit kaya ganun? Kasi una, maliit lang na porsyento ang mga nagte-trade and scalp sa Philippine stock market versus kung magpo-forex crypto ka, anok ng puta, ang daming tao. Buong mundo yung kalaban mo versus sa PSE, ang kalaban mo lang yung Pilipinas. Di ba? Lalo-lalo na, bago pa mauso yung trading and scalping kuno sa Pilipinas, kagaya ng mga panahon ko na keso around 2015, masyadong very rare ito sa majority ng tao ng Pilipinas, di ba? Katulad nga nung laging sinasabi, statistic. Less than 1% lang ang aware sa Philippine stock market. E di lalong kokonti lang yung porsyento na
may idea sa trading and scalping sa Philippine stock market. At nagkataon si Alex Sonse ang isa sa mga number one na promotor ng day trading and scalping sa Philippine stock market. Di ba? So ngayon, mapapansin nyo, mayroon akong video na keso parang ginago ko pa si Brother Bo Sanchez to, na keso pinagpupumilitan niya sa TRC set niya yung CHP. Bili, buy, fair value, buy below the price. Puta, hindi nga maintindihan ng mga members niya ano ibig sabihin ng fair value versus sa buy below the price. At paano mo na-compute yung fair value versus sa buy below the price? Hindi naman total tinuturo yun eh. Bagkos, isang pal lang sa'yo yung sum table niya. Tapos bahala ka sa buhay mo na mag-minimine mo asa yung fair value versus buy below the price. Ikaw naman, sumunod ka doon, buy, fair value. Tsaka ka buy mo, puta yung CHP na punta ng 1 peso per share. Eh by that time, laki-laki ng presyo ng CHP. Di ba? So ngayon, sa Philippine stock market, may tatlong kategory. Blue chips, chip stocks, penny stock. Bilang investor, wala kang pupuntahan, wala kang dapat iisipin, wala dapat ititibok ang puso mo kundi sa blue chips lamang. Kung day trading naman o scalping ang gagawin mo, is more on sa chip stocks ka. Bakit? Hindi mo naman kasi basta pwedeng i-day trade and scalp ang blue chips as long as wala kang hundreds of thousands or million na kapital. Kung i-day trade o scalp mo ang blue chips. Pero, kung chip stock ang babanatan mo, anak ng puta, kahit hindi ka milyonaryo, pwede mong i-trade scalp ang chip stocks. Paano? Yung chip stocks, mga 5 peso per share all the way sa 1 peso per share pababa. Okay? 5 to 1 peso per share pababa. So, usually sa Philippine stock market, ang usually na iisipin mo, ha? Minimum dapat na number of shares ang bibili mo, 10,000 shares. Para kapag ito ay umutot ng around 10 cents lamang, panalo ka ng 1,000 pesos pang tangang kita. Kung bumibili ka ng 1 peso per share sa 10,000 share, that's equivalent gross mo 10,000 pesos plus whatever shit na broker's fee. Di ba? So yung 100,000 mo, nasa around 10,000 lang mayigit na magiging capital mo sa 10,000 share. Tapos manalo ka lang ng 10 cents, panalo ka ngayon ng 1%. Ang manalo ka ng 50 cents, panalo ka ng 5% ng 100,000 mo. Manalo ka ng piso, edi panalo ka ng 10% ng kabuang capital mong 100,000. Di ba? So ngayon, sa Philippine stock market, ang lagi mong iisipin, may usapang 52 weeks. Yung 52 weeks na yan, iisipin mo, may kanya-kanyang venue na dapat kang iintindihin o unawain. Unang-una, iisipin mo, 52 weeks na threshold. Pangalawa naman, yung 52 weeks na events and scenario. Kunyari, 52 weeks high, 52 weeks low na value versus average. And then after that, yung mga event and scenario. Bull month, bear month, ghost month. Yeah? Very common yun. Bull month, bear month, ghost month. Ano dapat mong iniisip? Masyadong common na yung bear month, bull month, ghost month, multo, araw ng multo. Alam mo yun? Masyado ng common yun eh. Ang dapat mong iisipin sa 52 weeks, yung mga events and scenario. Katulad ng delisting, dividends, tender offer, change of director, mga unusual price movement na sinasabi ko ng paulit-ulit sa isang katutak na tutorial video o mga demonstration ko na live trading scalp sa Philippine stock market na kaysa sinasabi ko. Yung unusual price movement, yung mongoloid movement. Pag tinranslate natin sa bagong kalakaran ngayon ng hot na hot, forex and crypto, yung mongoloid movement na yon ay natural na nangyari na parang consider criminal activity sa forex and crypto. Ano yon? Yung pump and dump shit. Diba? Mapapansin mo sa forex and crypto sa tuwing pumapalo ang panahon o yung oras ng 8 to 9 p.m. Philippine time.
diyan nagpa-pump and dump. At kung sakaling hindi siya mag-pump and dump sa mga oras na yan, is either between 9 p.m. to 12 p.m. nangyayari ang pump and dump sa forex or crypto. So, na-guess yun na. So, sa video na ito, medyo nagkakaroon ka ng idea. Na-guess mo? Nagkakaroon. Ganun pala yun. Pero, syempre, ang main topic natin dito, Philippine stock market. Pagdating sa stock market, dapat minimum na titiray mo 10,000 shares. Para nga kapag umutot yung presyo ng around 10 cents times 10,000 shares, eh, panalo ka ng 1,000 pesos. Kung gusto mo kumita ng malaki, eh di more than 10,000 shares. Kunyari example, tinan mo ha. Halimbawa, bibili natin ito. Meg, ha? Mega World. Ang sabi daw dito, ang current market price 1.77 per share. 1 peso and 70 cents per share. Bili tayo ng 10,000 share. Okay, bili tayo ng 10,000 share. 10,000, 1, 2, 3. Hindi, presyo pala ito. 1.77. Aba naman ito. 10,000 share. Kapag umakyat ito ng 187, edi panalo ka ng 7 cents. 1.87. 87. Sabihin natin ganyan. So, kapag kilip natin yung sell, pak, o di, matapos ng whatever shit na broken fee, sumatotal na net profits mo, 780 lang. Ang total na naging appreciation o difference ay 10 cents. Eh, anok na puta, mababaliw ka, no? Ang sabi mo, Alex Onse, sa 10,000 share, kapag umutot ng 10 cents lang, panalo ka ng 1,000. Eh, bakit sumatotal na profits ko dyan, 780 lang? Kasi nga, after broker's fee, ano ka, sinuswerte? For pay mo lang gagamitin yung COL, yung Timson, yung trade, yung Nomura, na kung saan napapamura ka, walang kwentang broker. Na-guess nyo? So, yun yun. Ngayon, kung gusto mo nanalo ng more than 1,000 pesos pataas within fucking one day, eh, lakihan mo yung lot size, yung lakihan mo yung number of share. Gamay mong 20,000, 30,000, 50,000, 100,000. Just imagine kung nagkataon 100,000 ang taya mo dito. 100,000 ang binili mo. Magkano kita? Eh di around 10,000 pesos. Yun nga lang, kapag bumili ka ng 100,000 share sa 1.77 per share, anong lang puta, magkano puhunan mo? 177,000 at tumataging ding. Ayip yan. Oh, para makita mo. Magkano nga ba yun? 1.77 per share. Binili mo ng 100,000 share. E di 177,000 pesos gross capital after broker's fee. Mas higit pa dyan. E paano na kung tumira ka ng blue chip katulad ng Globe ng PLDT na nagkakahalaga ng mga ranges ng 1,000 to something, hindi ka pwedeng bumili ng 10,000 share, hindi ka pwedeng mag-trade and scalp ng blue chips ng mga ganyang klaseng presyo. Tingnan mo, 15 million kinakalaman mong kapital. Meron naman, kunyari, BDO. Binili mo yung BDO mo ng 130 peso per share. Sige nga, bili ka nga ng 10,000 shares dyan. Punta magkano? 1.3 agad dyan. Kung sana kang bilyonaryo ka, o sige, i-trade and scalp mo. Kung may at least 5 million ka o 10 million, sige, i-trade and scalp mo yan. E kaso kung wala ka naman palang million, punta kahit 500,000 nga, hindi ubra na ipang day trade and scalp mo. Kaya doon babagsak ang idea na keso, lahat ng mga past video ko na kung saan nag-trade and scalp ako ng Philippine stock market, Hindi ako bababa natin ng blue chips. Ang binaba natin ko mga chip stock at very rare at talagang sadyang minsan lang yung mga penny stock. Di ba? So, na-guess mo na na kapag magte-trade and scalp ka o magte-day trade and scalp ka sa Philippine stock market, ang hagilapin mo, mga mumurahing stocks lang, mga chip stocks katulad ng 5 peso per share all the way sa 1 peso per share pababa.
Katulad nito, nakikita mo ngayon, Mega World, di ba? Ito, parte ng blue chip. Iyan ang pinaka-mumurahing blue chips. So, mas affordable ito kesa bumili ka ng mga major bank. BPI, PNB, East West, Metro Bank, BDO, blah, blah, blah. O kaya bumili ka ng SM Prime, di ba? Robinson, Pure Gold. Puta, mga mamahal yun eh. Ito, parte ng blue chips, mumurahin. Mas affordable. So, yung 100,000 mo, ay, may laban-laban yung 100,000 mong kapital. Yun nga lang, medyo pahirapan na pakitaan mo yung 50,000 mong kapital pababa. All the way sa 10,000. Maklang puta, makulangot ka na lang bago ka manalo ng whatever shit na amount siya sa 10,000 lang na kapital. Pero, kung magpo-forex in crypto ka, yung 10,000 mo, 10,000 pesos mo, magpo-forex crypto ko, magpo-forex crypto ka, malaki ang chance na manalo yan kesa mag-Philippine stock market ka. Okay. So ngayon, sabihin na natin, getting nakikita mong record sa MyMeg. Paano ka ngayon mananalo? Di parang katulad ng isang special pakantong ng video. Una, alamin mo muna yung actual market structure. Current, past, old. Okay, pwedeng current, recent, past, old. Find the highest. Find the lowest. Sum up mo ngayon sa kukote mo. Ano sumatotalnan? Lalo-lalo na itong current market price. Panay panalo, binawi niya rin. May konting discrepancy o may konting space lang dito. Hindi nakarating sa pinaka dati niyang lowest point. Ano kaya potential? Di ba? Ano pa iisipin natin? Mula dito sa past transaction, panay talo ang ginawa. May makikita kang positive candlestick pero sumatotal sum up, panay talo. Di ba? Ano kaya potential kung panay talo pinagagawa? Di syempre, puta initial thinking mo, it's about time na siya ay mag-bounce back. Di ba? Ngayon, basic idea lang, isang indicator lang ang gagamitin mo upang manalo. Kapag below the candlestick, aakyat ang presyo. Kapag above the candlestick, babagsak ang presyo. Ngayon, yun yung standard thinking sa may moving average. Pero ang tanong, how the fuck will you know na itong current position ng candlestick ay maganda, guwapo, sexing sabitan? Dito na ngayon babagsak yung ilang panahon kong sinasabi. Bibili sa low o malapit sa low, lalong-lalo na sa pulang numero. Panalo, binawi, kaso hindi niya totally nabawi lahat. Hindi siya bumalik sa dating pinaka-lowest point. Doon pa lang, may heads up sa'yo. Isi ka lang, mag-bounce back ako, huwag ka masyadong too emotional. And then after that, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lumalagpas ba yung mga paanan? Hindi, di ba? Pantay-pantay lang lahat ng paan ng candlestick. Ano suma total nun? Rising wedges. You don't give a fuck anymore kahit above the candlestick. Yung moving average. What matters the most? Current versus pa sama panay talo. Mula dito, nanalo, binawi, pero hindi saktong 100% na binawi. May konting space dito. Di na sa nakarating sa dating lowest point ng support area. It means more on bounce back event scenario bago pa huminga mag-open ng stock market kinabukasan.
Ngayon, medyo mako-confuse ka rin. Kasi usually, may usapang wink. May wink sa taas, babagsak. May wink sa ilalim, aakyat. Anak ng puta, nagkataon, pinaka-last candlestick. Ito yung itsura. May wing sa taas, may wing sa ilalim. Halos pantay siya. Paano mo ngayon maiisip na is more on uptrend or more on downtrend? Kung ito ba ay bearish or bullish? Ito nga, anak ng puta, mag-value ka ng time. Ang dali-dali. Current versus past versus old. Current, ha? Current, recent. Eka, anak ng putang, bakit nasulat ko eh. Current, recent, past, old. Panalo, binawi, kaso hindi niya binawi sa lahat. Tapos nagkaroon, pantay-pantay lahat ng mga candlestick, rising wedge signales, bla 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 bla. Panay talo, ano to? Araw-araw, masyadong grabe naman. Ha? Panay kalungkutan na lang pa pwedeng abutin yan. Bukod sa idea, hindi sa lahat ng panahon kapag below ay aakyat. Hindi sa lahat na pagkakataon kapag above ay babagsak. Depende sa conforme. Depende kung marunong ka mag-value ng time. O, ngayon, isa-sum up natin ang verdict dito. Ang verdict dito ay buy. Sasabit ka na. Lalo na sa Philippine stock market, anak ng puta, hanggang ngayon yata. Di pa ano, di ba? More on, ano eh, panay buy lang eh. Pag bumagsak ang preso, wala na, ipit ka na. Hindi ko tulad sa may forex crypto, may pagkakataon ka pang makabawi, manalo, di ba? So, magbabay ka. Okay, buy. Sige, magbabay tayo dyan sa current market price, 177. Bibili tayo ng at least minimum 10,000 shares. Okay, minimum 10,000 shares. Buy. Ang tanong, saan ka magte-take profits? Ganito, kung ano yung nearest resistance level, doon ka unang magte-take profits. Ano naman yung target mo? Highest resistance level. Ito yung highest resistance level. At ito yung nearest resistance level. Diyan ka, magte-take profits. Ito yung TPA take profits mo. At ito yung main target mo. At itong main target mo, ikakasama mo sa GTC. At itong TPA mo, dyan dapat tumibok ang puso mo. Take profits action. AKA, pag nag-appreciate na yung presyo, may nakikita ka ng whatever siya to bang, take profits action, ang pinakamatalino mo. Magiging action at emotion. Versus sa patayin mo sarili mo na tamaan yung primary mo target. Okay? So, sige. Kakasa tayo. Take profit action sa nearest resistance level. Bili tayo ng 10,000 shares. Sa 1.77 per share. 10,000. At yung target natin, yung una, 187 daw, 184. Puta, masyadong maliit yun. Tangin na, pambobong kita to. 1.84. Pambobong kita yan. So, isa talaga na lang natin, na keso, imbis na sana 10,000 shares, since maliit lang ang total difference yan, gawin natin 50,000 shares. Yun nga lang, medyo malaki yung capital mo dyan. Yeah? So, pag tumama dito sa ating take profits action, ito magiging sumatotal na profits mo sa 50 lang. I mean, 50 lang. Bada, panipo-rex yung crypto na iisip. Ngayon, ito ang pwede mong kitain sa 50,000 shares sa presyuhang current market price na 177. At mag-appreciate sa 184, which is ito, yung TPA natin. Sa 50,000 shares, 2,400 na kita mo. Ngayon, kung nag 10,000 share ka lang, anak ng putang, debt ang kita mo. Sige, 10,000 share. Puta, 400, ang ina, kulangot lang nakita yan. Nag-trade ka pa, hype yan. Yung magpaano, mangangas ka lang ganyan. Lakihan mo, minimum 50,000 share.
Lalo kung hundreds of thousand naman pala kapital mo, ano kung puta, bili ka ng 50 up to 100,000. So dito, magkano ba sumatatal na kapital mo? Magkano ba sumatatal na kapital mo sa 1.77 per share? Nasa 17,000 lang. And may 100,000 kang kapital. So that's like less than 20% ang kabuang kapital mo. Ngayon kung halimbawa titira ka ng 50,000 shares, magkano sumatatal na kapital mo dyan? Sa 50,000 share, 88,000 pesos. That's like almost 100% na lang yung kapital, di ba? Eh kung nagkataong half million yung kapital mo, eh di kung half million yung kapital mo, at least dapat banata mo ng 100,000. Pag binanata mo siya ng 100,000, ayan, makikita natin. Manalo ka lang ng 7 cents per share, panalo ka ng 4,800. Yun nga lang, naklang puta, sa 100,000 mong kapital, sa 100,000 mong shares, puta 177 yung kapital. Ang liit ng ano, kilita. Pwede kung mag-forex crypto ka. Sige, sabihin na lang natin, eto na. Ilang araw ang paghihintay mo para manalo ng dito sa TPA natin. Ilang araw kakainin yung TPA at ilang araw kakainin yung pinaka main target natin na kung saan dyan mo ikakasa yung GTC. Sige, bilang tayo, isang araw. Isang araw, yay! Panalo ka ng ano, 200 pesos. Pangalawang araw, ganun pa rin, nasa araw 200 pesos, umakyat pero bumagsak, yan, umakyat pero bumagsak lang din. Pangatlong araw, okay, medyo panalo ka ng konti noong medyo mataas, 400 pesos. Pang-apat na araw. Puta, sa pool na yung ano, yung TBA, sa pool na. So, by that time, panalo ka ng 700 pesos lang. Since around 7 cents lang times 10,000 share, that's 700 pesos nga. Diba? Eh, kung nag 50,000 share ka, times 5. Kung nag 100,000 ka, times 10. Sige. Ilang araw tayo naghintay? Isa, dalawa, tatlo, apat. Eh, may 4 lang. Naghintay ka sa pool yung TPA o take profit action mo. Sige. Pang limang araw, medyo tumakas pa ng konti. Pang anim na araw, pang anim na araw, isang linggo lang na paghihintay. Halos sa pool na yung primary mong target na keso GTC mo, na i-GTC mo. Yung 177 mo, nag-appreciate na sa presyuhang ditong nasa 189. Sige, 6 days yan, pang-7 araw. Tingin na yan, lagpas-lagpasan. Dahil ang pinaka-highest ngayon dito, pinaka-highest na inabot dito ay nasa 1 peso and 91 cents. So kung titignan ngayon natin kung 1 peso 91 cents per share yun, sa 100,000 shares mo, ito ang kita mo. Nasa 11,000 lang make it. Ngayon kung nagkataong tangang bobo ka na 10,000 shares lang, maklang puta 1,000 lang make it. Minuto o matagal na ang isang oras sa pagte-trade and scalp sa forex crypto. Higit pa dyan ang kikitain mo. Paano mo malalaman? Tingnan mo yung mga live trading scalp ko, mapaporex and crypto. Habang ang kapital ko, hindi kinakalaman kapital ng 17,000. Kasi kapital ko lang, laging mga demonstration ko, $100 pababa, mga pang mahirap, pang palagong pepot lang na kapital, pero nananalo ng more than 100%. Sa iisang araw or minuto lang, hindi lang 10%, 20% ang kinikita. Guess you not. Ngayon, kapag sinamap natin yung conclusion pagdating sa Philippine stock market, mas maganda mag-invest ka lang. Mag-invest. Kung magde-day trade and scalp ka dyan, kinakalahan mo ng hundreds of thousands all the way to million, kagaya na pinakikita ko ng ilang panahon na. Na kasi yun nga, nag-trade and scalp ako sa Philippine stock market, magkano ba kapital ko by that time? Hundreds of thousands to million, di ba? Kaya nanalo ko ng libo-libo, di ba?
Subukan ngayon natin na, kunyari, the trading scalp ko yung Philippine stock market sa halagang $100. Tanginan niyo, magkano lang ba yung $100? Nasa 5,500, malamang something. Ano nga yung mabibili ng $100 sa Philippine stock market? Eh, kung bibili natin itong, ano, itong MEC, sige, bilhin nga tayo. 1 peso and 77 cents per share. Bili tayo ng 1,000 share. Ha? Sa 1,000 share. Tapos iakit natin kunyari yung presyo ng 191. Halimbawa ganyan. Puta, magkano capital ko sa 1,000 share? 1,700. Sige, gawin natin 5,000 share. Magkano sumatotal? Wala na, lagpas na sa $100. Ang $100 lang natin eh, nasa halagang around 5 something lang yun eh. 5 eh. O 5-6. Eh puta, eto sumatotal na capital sa 500 shares ay nasa 8,000 na mahigit. Tapos kahit umakyat pa ng 177 to kahit mag 2 peso pa yung per share, puta, kasino lang magiging pera mo? Nag-forex and crypto ka na lang sana. Imbis nagsayang ka ng panahon na mag-trade and scalp ko no sa PSE. Eh, dun pa lang sa may point na kay 50,000 pesos man. Kay 50,000 pesos all the way sa 10,000. Masyado maliit na capital dyan pang day trade and scalp. Kahit nga ultimo 100,000, pahirap ang pampakitaan nga ng 5% yan sa loob ng isang araw eh. Pero kung lahat ng mga value na yan, puta, pinampuunan mo sa may forex or crypto, mas may laban-laban ka pa. Kahit palagong pepot, pang mahirap lang ang iyong kapital. Para mas matanto mo. Ayun, palorin mo mga ano ko. Live trading scalp ko. Nanalo na talo ko, pero in the end, sama panalo ko sa pang mahirap, pang palagong pepot lamang na kapital. Worth $100 pa baba. Gets? Mag-value ng time.